We'll be right back.
at sa Radicals. Napapansin nyo ba na nabulong lang ako? Kasi nasa opisina ko, bawal akong pakingay. Pero sa totoo lang, sobrang miss na miss ko na yung IRAC natin. And yung loob ko, yung puso ko, gusto ko na sabi ko ng what's up, Radica? Somebody shout Jesus! Hallelujah! And I know, gusto kong gusto nyo din yun. Miss na miss nyo din yun. Pero ngayon, konting tiis na lang, tiisin lang natin to. Dahil matatapos din to, lahat ng nararanasin natin ngayon ay matatapos din yan. Pero I want to live to you two things kung ano ba yung dapat nating gawin bilang radical, lalo na sa panahon na meron tayo ngayon na punong-puno ng negative news yung surroundings natin, especially sa social media. First thing that we should do is we need to learn how to obey before we complain. Bilang mga radical, dapat tayo yung unang mga sumusunod. Dahil tayo yung pag-asa ng bayan. At pangalawa, as the hope of this nation that we have, we also need to pray for our country. Let's pray for everything na nangyayari sa bansa natin, and let's continue to surrender everything to Jesus, because I know that He's the only one who can heal our land and who can give a great solution for this problem that we are facing right now. And today, I don't know your situations, your current situations, but for sure, I am for sure that God is in control and He will never leave you. So stay safe and keep healthy. Radicals, welcome to our IRAC celebration. Magpalakpakan tayo ngayong gabing ito. Thank you so much for tuning with us. Nakikita ko kayo, you are live. We are live right now. And okay, I wanted to say hi. Kung naririnig niyo ako, come on, drop a comment down below and say hi. Okay, good evening again to everyone. Welcome sa mga first-timers namin na nanonood ngayon. Maybe you are a friend or a loved one ng kasama namin sa IRAC Campus, and in-invite ka to watch tonight. Welcome, I am Pastora Isa Bunhan, and this is our Youth Online Celebration or Online Service. And as we have done last week, tonight ay maglalaro tayo. Come on, sigaw! Woo! Wala sumisigaw sa paligid ko. Okay! Woo! Ayun, may sumigaw na. Okay, we will play a game because gusto natin na, alam nyo na, medyo makarelax tayo kahit papaano for this evening. So, just like last week, kung ikaw ay mananalo, your prize will be 50 pesos worth of load na magagamit mo maybe pang video chat sa mga live group mo or sa pangnood mo ng ating online Sunday celebration. Okay, so our game for tonight is entitled Chining Song Dissing. Okay, para sa mga ano tawag dito, keyboard warriors, hindi po kami wrong grammar, talagang sinadya po namin na ganito ang title because this has a funny story. But anyway, ang laro po natin tonight ay magpapakita po ako sa inyo ng mga lyrics ng worship songs, and you will guess kung ano yung title ng worship song. Okay, because I know you already miss yung ating pag-worship together sa Offer Christ Church. So, gagawin natin, paunahan lang, the first one to comment, bitok sumisigaw, the first one to comment the correct title will win. Okay, ready na ba kayo? Sumigaw kayo ng woo! Kung ready na kayo! Woo! Palakpakan siya. Okay, so these are worship songs. Songs na kinakata natin sa church or maybe napakinggan mo. Alam nyo, during this time, during this season, I encourage you na makinig palagi ng worship songs because this will help us and encourage us na maging strong tayo sa pananampalataya natin, will encourage us in our walk
of faith with God. So, ayan na. Okay, habang nung sinabi ko, no, maglalaro lang. Okay. So, I will show you our first song. Okay. This is, tutulungan ko kayo na kakantahin ko siya para medyo magka-memory kayo. Tapos, sasabihin nyo lang yung title. Okay? You just comment the title. Okay? Jelly Nicole or Kuse said, ha ha ha, it's my time to shine. At ang sabi ni Kuya Frank, pabati sa jowa kong taga-Imus dahil malakas ka sa akin, Kuya Frank. Binabati ko ang jowa mo na taga-Imus na si Annabel Bakyal. Okay, miss na miss nyo na ang isa't isa. Magbe-birthday pa naman kayo. Anyway, okay, let's go! Our first song. Okay, I remember so many people in song this sing. Okay, our first song is... Okay, As We Praise, come on! Oh, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound, bam, of the broken chains. Prison doors are giving way. This is perfect, I can feel it in the air. The atmosphere. Hirap. Everybody singing up. Oh, oh, oh. And the answer is, and the answer is, may sumagot na ba? Wala pa sa akin, nananalo. The first one who won is Mariel Pescacio na galing sa ACC Maragondon! Woo! Maragondon nga ba? Oo, oh, alam ko Maragondon sila. Okay. Ay, mali siya. No, this is not Endless Praise! Ito si Ate J. Music to bed pa naman. Mali, it's not Endless Praise. Okay, the first one to answer correctly is Junabel Arriesgado with Turn It Up. Congratulations! Woo! Okay. Uy, bawal mag-pin, ha? Nakita ko yung ginagawa yun. Don't pin. Okay, congratulations, Junabel Arriesgado. Sorry, Mariel, hindi siya Endless Praise. Yes, Daddy? Ha? Kita dyan, yun nauna. Okay. Okay, for our next song. Okay, that's not Endless Praise. Favorite natin yan. Turn it up, this sound of praise. Okay, by Planet Shakers. Okay, next song is... Okay, ito medyo, ito komplikado to. Okay, ito na ito. Okay. Your glory rises like the sun, radiating light to everyone. Let it know. And I'm alive. Yung tung 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 tung. It's not every, hindi everything. Ako hindi ko rin alam. Okay, at ang nanalo, I see John De Leon. The correct answer is, let's go! Congratulations, John De Leon. Sino John to? Si Robert ba to? John Robert De Leon, congratulations! We will send you your prize later. Ang galing, no? Let's go nga yan. Akala ko recent. Okay. Okay, let's go. That's the correct answer. Na late lang kayo. Okay, next. So, first winner natin is Junabel from ACC Taguig. And the second winner is Robert John De Leon from ACC Maragondon. Sana may manalo din from Metro, from Chese, from Batangas, from Abu Dhabi kung nanonood sila. Sa Dubai. Okay. Okay, next song, Daddy. Our next song is, no matter what I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Hindi ko yung lyrics eh. All my praise belongs to you. Wala pa nananalo. Come on! Dapat alam nyo to. Delay po sa akin. Okay lang yan, JM. Malayo ka kasi eh. Nasa bandang, saan ba to? Santa Ana ka kasi, medyo delay dyan. Okay. The winner is Katrina Noblesa na hindi talaga nagpatalo. The correct answer is The Greatest. Tama? The Greatest by Planet Shakers. Ang ganda ng song niyan. Talaga naman. God is the greatest. Ang bibilis nyo daw mag-type, sabi ni Shelly. At ang galing nyo daw. Sana all. Okay. Okay. So, next song. Next song is...
hirap pala na tong ano to, game na to. Okay. As we're singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of the all. May nanalo na! Ang nanalo, I see. Delayed sa akin. Ay, nanalo, I see. Margaret Lumibao. Margaret Lumibao with the answer. Tribes by Victory Worship. Isa yan sa favorite natin. Hello sa mga taga Victory. We love you. Thank you for your wonderful songs. Sana mag-compose pa po kayo ng magaganda pang maraming mga worship songs. So that's Tribes. Ano nga yun? Sino nalo? Margaret Lumibao. Taga saan nga si Margaret Lumibao? Okay. Taga dyan ka, di ba? Okay, congratulations! Woo! Okay, next song. Next song. Okay. Our next song is... Ito. Solemn na. Okay. Nauna yung ano, no? Paso. Okay, tama naman. Ganun tayo pag-worship. Okay, solemn. Ano ba to? I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. No, I am. Actually, di ko rin alam title. I surrender. Ayok mag-tell. Ay! May nanalo na. Ang nanalo, I see. Angela Marie. Matinis galing dito sa ACC Maragondon. Bakit sa Maragondon mabilis ang internet dito sa Taguig Mabagal? Ang sabi ni JM, nasa turn it up pa lang po yung nasa live. May nasagot na po ng tribes. Ang hirap naman. Kawawa naman si JM Cariaga. Congratulations, Angela Marie Martinez. Uy, nanalo rin to last week. Nanalo ulit siya ngayon. Congratulations! Woohoo! Palakpak mo siya, daddy. Woohoo! Okay. And the next song is, konti na lang, no? Okay, next song. Dalawa na lang yata. Okay. Bawe. Okay. ASAP, you are watching. Hi, ASAP. I miss you. Okay, next song. Well, I'll never know how much it cost. I'll never know. Ba't may well? How far it cost it to see my sin. Upon that cross, I'll never know. Ang sad naman, nagpipin. Hoy, walang magpipin. Nasasad na si Rio Jaira de Kipolo. Walang magpipin. Okay, the next song is entitled... Kantahin ko ulit. I'll never know how much it costs to see my sin. Upon that, it's not at the cross. Dalawa yung sumagot ng mali. Para na pareho yung nakauna. So mali, it's not at the cross. Hindi to at the cross. Ay, at the cross ba to? Hindi to at the cross. Sorry, mali. Okay. Nanalo na kasi si Angela, kaya give chance to others. Okay. The next one to answer correctly is... Rhea Jaira. Disciple. Okay, yay! Nanalo ka na kasi nasad ka kanina. Nanalo ka na ng 50 pesos worth of loan. Woo! Okay, so, sa mga nanalo na, let's give chance to others. Alam namin, mabilis internet nyo, ha? Wala na kayo kailangan patunay. Okay. Kuya Dex, here I am to worship. Mabagal din sa perpetual, ano, ang internet. Okay. Pastora Lu, hello! Welcome to our IROC celebration. Mabilis po ba internet sa Marikina? Malalaman natin. Okay. Next song is The Cross, Junabel. Yung totoo. Hindi siya The Cross. It's Here I Am to Worship by Hillsong Worship. Okay. Next song. Ito maganda to. Isa to sa favorite natin. My feet, my faith, and fear surrounds me. You've never failed. Talagang bitin na bitin, no? You've never failed. Bahala na kayo sa kasunod. What's this song? What is this song? Ako po ang nagsabi kay Angela, sabi ni Mariel. So maghati kayo, tig 25 kayo, pasal load na lang. Nanalo na naman ang mga naunang nakasagot, kaya let's give chance to others. The winner is, meron na. The winner is
J.R. Altares! Congratulations! The answer is... answer yun. The answer is... oceans. Okay, congratulations! Ang nanalo ay... hindi yata siya nauna. Meron nauna pa rin. Si Royce ang nauna. Hindi pa siya nananalo. Si Royce. Okay, congratulations! Sorry, JR, hindi pala ikaw. Ang nauna ay si Royce Samuel Martinez. Congratulations! Woohoo! Okay. Actually, ang bagal po, sabi ni Kuya Dex. Okay. Our last song is... meron na ba tayong last song? Meron pa ba? Or that's the... okay, that's the last song. Okay. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Palakpakan po natin ang internet provider nila. Kung naman ang internet nila. May mga sumasagot pa ng oceans. May nakasagot na. Okay. Mabagal din ang internet. But anyway, that was fun. Salamat sa mga nag-join. We have 145 viewers and counting. So, salamat po sa pag-tune in nyo with us tonight. More than the fun, we want us all to worship together. Gusto po natin na manalangin din together and to hear the word of God. You know, for the past few days, maraming kaganapan, hindi lang sa ating bansa, pero sa buong mundo. And of course, we are still battling this pandemic, coronavirus. And we just pray that as we worship the Lord tonight, the peace of God will come sa ating mga puso, sa ating mga tahanan. And let's just, you know, leave everything behind. Yung mga worries natin, mga iniisip natin, our fears, let's lay them all down at the feet of Jesus tonight. We'll worship Him and ask Him to fill our hearts with peace, with His peace, which surpasses, which transcends all understanding. We will pray, and please join me as I pray, and then afterwards, we will worship the Lord together. Ang encouragement ko po sa inyo as we worship the Lord tonight, kahit nanonood lang po tayo, please sing with us. Raise your hand if you want to raise your hand. Worship the Lord ng buong puso. And if you are watching alone, yung mga kapamilya mo around the house, meron silang mga ginagawa, I encourage you to go to your room, mag-lock ka doon para ikaw lang mag-isa so you can focus in our worship time and in the hearing of God's word tonight. Okay? Sige po, manalangin po tayo, All for Christ Church Radicals. Let us welcome the presence of the Lord sa ating mga tahanan sa gabing ito. Thank you, Jesus. Father, we thank you for the opportunity to come to you in worship once again tonight. Salamat po, Panginoon, because even in the midst of severe trials na aming pong pinagdadaanan, we can hold on to you, we can place our trust in you. Lord, alam po namin that you are in control, you love us, you care for us, you are watching over us. Panginoon, salamat po sa peace na available for your children tonight. And Lord, we receive that peace. We receive, Lord God, and we welcome your presence in every home that nire-represent po namin as we watch this live stream tonight. We welcome you, God. Welcome you. We welcome you. Have your way. Holy Spirit, speak to us. Lord, we worship you. We honor you. We give you the highest form of praise tonight. May you be glorified in our midst, O God. In Jesus' name, amen and amen. Let's worship the Lord together tonight. Hello, Radicals! Before we worship God tonight, join us in prayer as we welcome His presence. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you for this day. We thank you, Lord God, for the privilege to worship your name, to worship you, O God, even in the midst of this crisis. Lord, we lift your name up, we worship you, O God, we glorify your name. In all these things we pray, Jesus' mighty name. Amen. You are here, moving in armies. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
Thank you.
sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakulihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakulihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakulihim. Mananatili sa iyong Radicals, why don't we give God the best clap offering that He deserves? Yes, Lord. Good evening, Radicals! Kumusta kayong lahat? Alam ko, ito yung time na lahat ng klase ng kanta, ng worship sa Panginoon ay tumatagos sa puso natin. And hopefully, with that song na kinanta natin, kani-kanina lang ay nakatap in tayo sa presence ng Lord. So we would like to thank si Emerson at si Ellen. Alam ko mahirap mag-lead ng naka-video, but God is good and His grace is sufficient for all of us. So Radical, sana ay okay naman kayong lahat dyan. Sana ay safe ang lahat. Sana wala sa inyong inuubo or anything. Sana din lahat ay meron pang nakakain. Kung meron man sa inyo dyan na habang nakikinig ngayon ay kumakain ka tapos nakataas pa yung paa mo, sabihin mo sa nanay mo, sana all. So miss na namin kayo, pero kagaya na lagi natin sinasabi, konting tiis na lang at makikita-kita rin tayo. So, bago ang lahat, hayaan yung bumati din ako, no? Kasi bumati kanina si Ise. So, babati din tayo. Gusto nating batiin yung may birthday dyan sa Mundo Bambini. Hello, Tori! Happy birthday, Beshi Tori! At sa lahat ng mga kaibigan namin dyan sa Laguna, sa Amalupalap ng Mundo, hello sa inyo lahat. And kung meron pang gusto magpabati sa inyo towards the end, sige, magbatian tayo dito parang radyo lang. So, casual lang naman ang ating online iRock ngayon. So, I was seeking God last night and talagang I was trying to sense kung ano ba yung gustong iparating sa atin ng Lord na message, no? Kasi times are difficult, times are different. So I was asking God, Lord, what do you want me to share to our radicals? And then kanina, nakalimutan ko lang kung naliligo ba ako or kung ano man ang ginagawa ko. The Lord impressed in my heart to talk about something na good news naman sa atin. So kahapon din, kausap ko si Ate Kat Martinez ninyo. Kachat ko lang siya. Sabi ko, Kat, kumusta ka? Kumusta yung work mo? Sabi ko, gulong ba? Kasi the other night, laman talaga ng news yung BSP. And then, nag-reply si Ate Kat. Ang sabi niya, Ate Je, sorry. Nagbabawas kasi ako ng pakikinig ng balita. And I think nag-gets ko yung ibig niya sabihin. Now, don't get us wrong. Hindi masama ang makinig ng balita. In fact, dapat nga ay informed tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. But we must also admit na kapag hindi tayo nag-ingat, nakaka-overwhelm yung maraming bad news na naririnig natin sa paligid natin. And so I believe that it is timely to talk about something good naman. Sawa na tayo sa bad news. So this is our time to pause and relax and think about the good things na ginagawa sa atin ng Lord. Talagang nag-dwell ako dun sa ilang verses na binasa natin nung last Sunday. And allow me to read that to you again. It can be found in Philippians chapter 4, verses 6 to 8. Ang sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. And so our topic for tonight is entitled, Seeing the Good in the Bad. Let me say that again, Seeing the Good in the Bad. Yung first two verses ng binasa nating scripture, ang ganda niyang pang-comfort sa ating lahat. Parang in Tagalog, ang sinasabi sa atin Apostle Paul, madami ka bang iniisip? Marami ka bang winoworry sa buhay? Parang chill lang, relax lang, at huwag tayong mabahala because God is in control. And then may sinabi pa doon si Apostle Paul na, in fact, with thanksgiving, present your requests to God. So na-imagine ko na yung form of prayer na gustong ituro sa atin ay mapagpasalamat na prayer. Hindi siya yung tunog nakakaawa tayo. So, it's really very comforting to hear these words from the Bible that amidst all the circumstances of the world, we can be thankful. Doon naman sa sumunod na verse, sa verse 8, inisa-isa dyan kung ano yung mga dapat nating iniisip. Ang daming positive words like whatever's true, whatever's noble, whatever's right, whatever's lovely, kung ano man daw yung mabuti at magandang pakinggan, ano man yung tunog na galing kay Lord or galing sa heaven, yun daw ang ating isipin. So again, our topic is seeing the good in the bad. Now, going back to our current situation, hindi naman surprise na sa atin kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Posible pa rin bang ma-apply natin yung verses na ito? Do you think na kayang i-apply yung pinag-aralan natin? Eh kahit saan nga tayo tumingin, sa balita, sa social media, everything seems like parang bad. Allow us to teach you the value of perspective. Yung perspective kasi, depende yan sa tao. Merong mga bagay na pareho lang naman ang tinitingnan natin or pareho lang yung narinig natin, pero depende kung paano mo siya tiningnan at kung paano mo siya pinakinggan, ay doon tayo pwede magkaroon ng difference. Or ang isa pang synonymous na term for perspective is point of view, depende sa point of view. Now, allow me to give two illustrations. Ito ay nagagamit na natin to. I'm showing you baso ito kasi uminom ako ng tsaa kanina. So, naalala kong gamitin ito na illustration sa inyo. Depende sa tingin mo sa baso na ito. Yung iba, pwedeng sabihin na, ano ba yan ng onte? Or, kung positive ang perspective mo, pwede mo sabihin ay, wow, meron pa. O, diba? Magkaiba. Iisang bagay lang naman yung tinitingnan natin. Pero, magkaiba ang perspective natin. Now, another example. We will show you a picture dito sa screen. Itong picture na to, first time ko siyang nakita. Bata pa talaga ako. Inintroduce siya sa akin ni Mommy. Merong picture na sana ay clear sa inyo. Depende daw sa tumitingin kung ano ang makikita mo sa picture na yan. It's either makakita ka ng batang babae or parang dalagita or makakita ka ng old woman. So, iisang picture, pero depende sa tingin mo kung ano yung makikita mo. Again, different point of view. So, for all of us, ano nga ba yung tamang perspective sa kabila na nangyayari sa paligid natin? We are all in the same country, same news na napapakinggan natin, pero depende kung paano natin siya iti-take in at doon tayo magkakaiba-iba. Allow me to give you 3 points for tonight. Point number 1, be grateful for what you have. Let me say that again. Be grateful for what you have. Napaka-interesting kasi ng tao. May tendency kasi na mas madali mong makita yung wala kaysa sa meron. Ang weird ano, kung ano yung wala,
yun yung nakikita mo. Kung yung meron, nandiyan na sa harapan ng mata mo, minsan mahirap siyang makita. Kunwari, nagbukas ka ng wallet, mas madaling sabihin ng tao na, ano ba yan, paubos na. Or, wow, may 20 pa. So, magkaiba ang pwede nating pananaw sa simpleng wallet na illustration. Kasi, natural siyang reaction ng tao. Now, let me tell you a story. In the Old Testament, sa Book of Exodus, kung naaalala nyo, meron doon instance na sinabi ng Lord kay Moses, Moses, gusto ko iligtas mo yung mga kababayan mo. Pakakawalan ko kayo laban sa kamay ng mga Egyptians kasi inaapi na kayo masyado dyan. So, gagamitin kita. Ngayon, there's a chapter in that book, sa Exodus chapter 2. Ang sagot ni Moses, ang unang reaction niya, Lord, bakit ako? Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, ang dami na itong mga to, susunod ba sila sa akin? So, again, even Moses, his initial reaction was negative. Hindi siya naniwala agad na pwedeng gawin ng Lord yung sinabi niyang gagawin niya. Until sumagot si Lord kay Moses. And I'd like to read that to you. Exodus chapter 2, I mean chapter 4, verse 2. Then the Lord said to him, What is that in your hand? A staff, he replied. Sa dami ng sinabi ni Moses kay Lord, ang dami na niyang naging sagot sa utos ni Lord, ang simpleng sagot ni Lord, Moses, ano yung nasa kamay mo? Tingin si Moses, Lord, tungkod. And then, ang kasunod ng story, pinakita ni Lord na kahit tungkod lang yung meron si Moses, ay nagpakita siya ng miracle to prove to Moses na kahit anong meron tayo, ay kaya tayong gamitin ng Panginoon. Ngayon, radicals, let me ask you the same question. What is that in your hand? Anong meron ka na pwede nating magamit para kay Lord? Allow me to give us all a simple test. I call this reclamites versus radicites. So, wag niyong hahanapin ang mga terminologies na ito sa dictionary. Wala siya. Imbento lang siya. Pero you know what I mean. Uulitin ko, reclamites versus radicites. So, nahati sa dalawang klase ng tao yung generation natin. Sa gitna ng lahat ng pangyayari sa paligid, pwede natin isipin, kunwari, walang means of transportation, di ba? Walang jeep, walang tricycle, walang habal-habal, walang anything. Yung reclamites, pwede niya sabihin, ano ba yan? Walang masakyan? Yung radicites, pwede niya sabihin, yes, makakapag-exercise naman ako. Lalo na yung mga taga-Arcadia, di ba? Sanay na sanay tayo dyan. Yung mga naglalakad, wala school, hanggang church. At pwede mo sabihin, yes, exercise na naman. O di ba? Ibang perspective. Isa pang example, pwedeng isipin na, ano ba yan? Sardinas na naman. Yung radicites, wow, may sardinas pa! Nung Martes, miswa, ngayon, pechay naman. O, di ba, magkaibang perspective, nagpapasalamat pa rin. Or, halimbawa, ngayon, lahat tayo nakakulong, hindi tayo makalabas sa mga bahay natin. Ang pwedeng sabihin, lalo na ng mga sanay sa mga tumambay sa kanto or tumambay sa school, ang mga reclamites, ano ba yan, hindi makalabas ang bahay? Yung mga radicites, yes, puputi na ako. O, di ba, magkaibang perspective. Or, last but not the least, ano ba yan? Nakaka-umay niya itsura ng kapatid ko. Araw-araw siya nalang nakikita ako. Or, pwede mo isipin, yes, masasamahan ako ng kapatid ko mag-TikTok. O, di ba? Magkaibang perspective. So, you see, depende sa tingin natin sa mga pangyayari sa paligid natin, nag-iiba ang amoy ng nag-iiba ang simoy ng hangin. So, radicals, what is it in your hand? Maraming wala, oo, pero ano ang meron tayo ngayon? Let us be grateful. Ipagpasalamat natin kay Lord kahit maliit yang meron sa kamay natin. Meron pa rin yan. At mas masarap, mas magaan ang buhay pag merong mga taong grateful.
same situation, but different perspective, and it makes a lot of difference. Point number two, be productive with the time you have. Uulitin ko, be productive with the time you have. Actually, ito yung time na finally, magagawa na natin yung mga bagay na hindi natin nagagawa dati. Dumating na yung panahon na pinapangarap ng mga life group leaders natin. Na dati kasi may mga radicals na sasabihin nila, sorry po, ang dami ko po kasing ginagawa. Sobrang busy ako, wala pa akong time. So ngayon, radicals, eto na yun, ang dami nating time. And what do we do with it? Paano tayo pwede maging productive? But allow me to share with you a verse in the Bible before I give you practical tips. Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Ang sabi dito, ibang translation ang babasahin ko, but it's okay if you read this version. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Tinanong ko yung Pinoy version kasi mas malapit yung lingwahe nun sa generation natin. And allow me to read to you Pinoy version. Same verses in the Bible. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Maging matalino kayo at huwag niyong gayahin yung mga walang alam. Kung merong chance, gumawa kayo ng mabuti. Gawin niyo yun. Kasi ang daming masama sa panahon ngayon. Ang ganda ng verse, ano? Sobrang practical. So, maging matalino daw tayo kung paano natin isispend yung time natin ngayon. Allow me to give you some practical tips. Number one, pagbutihin natin yung devotions natin. Sino sa inyo ang mag-a-agree na sobrang sarap mag-devotion ngayon? Sa totoo lang, lahat ng binabasa natin parang ang sarap namnamin, ang sarap ulit-ulitin. Yung devotion ngayon, hindi lang once a day. So now that we have so much time, damihan natin devotions natin. Mas palalimin natin. That's how we spend our time wisely. Let's be productive. Second, mas palalimin natin yung worship time. Mag-aral tayo ng maraming worship songs. Ako na-appreciate ko, naririnig ko kunwari si Kuya Jay, palaging ang dami niyang mga inaaral ngayon, ang daming mga kinakanta, tiyatawag sa kanya, anong title niyan kasi naiingit ako sa mga napapakinggan niya. And marami din ako nakikita sa mga stories ng radicals, mga nakikinig ng bagong worship songs. Tapos pag nakita ko sa inyo yung title, nire-research ko kasi parang ang ganda nga nung song na nag-minister sa inyo. So this is the time to be more worshipful, if I can use that term. Mas maging palakanta tayo and let's be productive. Third, mas damihan natin yung prayers natin. Radical, sino nag-agree sa inyo, mas masarap mag-pray ngayon. Sa totoo lang, na kahit minsan paulit-ulit yung prayer items, pero kahit araw-araw talagang damang-dami. At alam nating more than ever, ito yung time na mas kailangan natin mag-pray. So radicals, be more prayerful. How we long to see a generation na radicals na okay lang mag-TikTok ha, walang masama doon, pero mas madami yung prayers kaysa sa TikTok. Or mas madami yung prayers, mas maraming verses na nasha-share sa social media kaysa sa kung ano-anong nasha-share lang sa social media. So, radicals, let us be that generation na laging nagpe-pray para kay Lord. Can we do that? Mag-thumbs up kayo kapag kung agree kayo dyan na gusto nyo mag-pray ng mag-pray sa panahon natin ngayon. Thumbs up lang kayo dyan. And then, this is also the time na tumulong sa mga magulang. O, ayan na! Sige ha, ang tamaan. Diba dati palagi natin pinag-uusapan na busy, pagod, hindi makahugas ng plato. Wow, ang dami nating time ngayon maghugas ng plato.
kunwari, di ba, nahugasan mo na, nilagay mo na sa tauban, hugasan mo ulit! Kasi, kasi ang bait mo. O kaya, isama mo na rin yung mga labada ninyo. Yung mga bida-bida dyan, abay, mas galingan natin sa mga magulang natin. Isama nyo na yung mga labada nyo. Okay? So, tayo bilang mga anak, mas maging mahusay tayong anak sa magulang natin. Let's spend time with our families. Kasama natin parents natin, di ba? Why don't we talk to them? Spend time with them. Mga kapatid natin. Hi, Isa. Ayan, ha? I'm spending time with you. Pero hindi, as much as possible, dadaan kami dito. Hello, Yana, ganyan. Spend time. Kasi hindi ko naman nagagawa yung pag nasa office ako. So, now, I try to give a little more time sa mga family. So, yon, gawin natin yon. Nako, sa totoo lang, sobrang dami nating pwedeng gawin sa bahay. Totoo yan. Magbasa tayo ng libro. Ayan. Masarap magbasa ng libro. Gawin nyo yan. O kaya, mag-memorize ng Psalm 91. Kung hindi pa tapos ang Psalm 91, aba, tapusin na natin yan. Sabi mo sa katabi mo, mag-memorize ka na. Ayan. Photo album nyo, ayusin nyo. Kabit mo, tanggalin mo, ikabit mo ulit. May magawa ka lang. O kaya, maligo ka ng tatlong beses. So, of course, joke lang yon. Marami tayong pwedeng gawin na masasabi mo bago ka matulog, hi, salamat Lord, ang dami kong na-accomplish yung araw na to. Kasi sa totoo lang, even in our ECQ situation, we can be productive. And, kagaya ng verse na binasa natin kanina, kung meron daw tayong chance na gumawa ng mabuti, eh ngayon na yon. Ngayon na yon. Which brings me to point number 3. Our point number 3 is, be a blessing to someone who doesn't have. Ang ganda ng devotion sa atin kanina. Very timely talaga siya. Yung devotion sa atin ngayon, ang galing niya talaga eh. Nasulat yan, matagal na panahon, pero sumasakto, di ba? Ang galing. Simula lasik pa yan. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Can somebody say amen? Ang ganda niyan. So ngayon, sa social media natin, sobrang sikat na sikat yung mga artista at saka mga influencers na merong mga acts of goodness para sa kapwa. Kunwari, may mga nakikita kang nag-raise ng funds, bumibili ng tent, nagdo-donate ng tent sa hospitals, gumagawa ng mga PPE, nagpapakain, nagluluto. So, ang dami yan. At sikat sila ngayon sa social media. And we are thankful for the example they're giving us. Pero alam nyo ba na hindi lang artista ang kayang gumawa nun? O sige na nga, kunwari mukha kang artista. Pero kahit hindi ka masyadong mukha artista, hindi, joke lang. Pero kahit hindi nga tayo artista, pwede din natin gawin yung mga kabutihan sa kapwa natin. Ang ganda-ganda talaga nung verse na binasa natin kanina. Ang sabi kasi doon, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, or in Tagalog, hindi ka pinipilit, kasi alam niyo mga anak, sa church, whenever you hear your leader say, oh, mayroon tayong bigayan sa ganyan, it's not compulsory. Hindi siya sapilitan. Alam niyo yan. Kasi ito yung according sa word na binasa natin. Not under compulsion because God loves a cheerful giver. Yung galing sa puso, yun yung na-appreciate ng Lord. Tapos ang ganda-ganda-ganda ng pangako ni Lord dun sa verse 8. Pero bago yun, magkukwento muna ako bago yung verse 8. Kasi meron akong
nababalitaan, kunwari, na forerunners, na no work, no pay. And then, nagugulat ako, pagtingin namin dun sa mga nagbibigay para sa project with COVID, abay nandun yung pangalan. Eh, kakasabi lang niya na no work, no pay siya. Kaya mapapasabi kami na, wow, grabe talaga. Grabe lang talaga. And meron pang mga radicals na wala namang baon, pero magbibigay ng 10 pesos, 20 pesos. Wow. Grabe lang talaga. Sobrang saludo. Nakakabilib talaga. And you know what? I have good news for you. Because ang sabi dun sa verse 8, and God is able to bless you abundantly. Yeah. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So this season sa ating pagbibigay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And we declare na sa lahat sa inyo na nagbibigay at patuloy na nagsasacrifice, in being a blessing to other people, we declare God's abounding blessings, abundant blessings to all of you. In Jesus' name. Receive them by faith in Jesus' name. So radicals, it is an exciting season. Actually, kapag iisipin ko, even in my lifetime, not sure kung hanggang sa lifetime ng nila daddy or nila mommy, pero first time ko kasing nakarinig nung konsepto ng ECQ or sa ibang bansa ang tawag dito ay MCO, Movement Control Order. Parang first time, correct me if I'm wrong, mag-reply kayo dyan kung meron nang naging instance in the past na parang ganito. Pero as far as I can remember, ngayon lang, again, different perspective. Hindi ba't blessed tayong lahat na na-experience natin ito para patunayan natin kay Lord yung faith natin sa Kanya? Not everybody is being given a chance to prove their faith kay Lord sa ganitong pagkakataon. Pero meron tayong opportunity kagaya nito to really stand up and prove our faith in our Lord Jesus Christ. Yeah. This is an exciting season. Let us see the good in the bad. And this is, you are the generation who can show the world na, hey, iba ang generation namin. Nagka-quarantine na, pero on fire pa rin kami kay Lord. Nagka-quarantine na at lahat, tagutom na ang lahat, pero on fire pa rin kami kay Lord. May you be that generation. Exciting season. Let us see the good in the bad. I would like to pray for all of you. As I pray for all of you, nasaan ka man, please raise your hand. And as you raise your hand before the Lord, I will declare God's blessing. Patatagusin natin sa camera ang prayers na ito. And we will believe by faith na tatanggapin natin lahat ang good in the midst of all this. Let us pray. Heavenly Father, we thank you. Lord, alam po namin that all things work together for good to those who love you. Lord, we love you and we know that all these things are for our good. Lord, I pray for all the radicals na nakikinig po sa amin ngayon. Lord, you know their every situation. Lord, we pray that all of us will use this time para maging mas on fire at mas maging dedicated sa inyo. Kasi Lord, kagaya ng sinasabi namin palagi, walang makakapigil sa amin. Lord, we say it again and again. Even this situation, Lord, hindi po kami mapipigilan. But all the more that we will serve you, all the more that we will love you, all the more that we will do good things for other people. And Lord, we claim the promises of your word, just as we have read tonight. That in return, lahat po ng mga radicals faithfully serving you, Lord, you will bless them in return. Lord, pati yung mga families na nire-represent po nila, we pray that you will bless them, Lord. Bless them in return. And Lord, we know that yung reality na sometimes we think about what to eat, what to do the following day,
At Lord, kapag merong mga times na nakikita po namin ang challenge sa buhay, Lord, allow us to have the right perspective na mabilis pong mag-shift, mabilis pong papasok ang presence niyo sa buhay namin. And then we will remember, Lord, you are good. And Lord, we also pray in return na sa lahat po ng mga nangangailangan, ipagkaloob niyo po, isupply niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Wala pong radical na magugutom, wala pong mga magulang na magugutom, but Lord, having all that we need, Lord, we will abound, Lord. We will abound because you are good. You are faithful. You are gracious, Lord. And lahat po ng positive attributes na pwede po namin isipin ay present sa inyo. At Lord, buti na lang dahil pwede po namin kayong tawaging Diyos Ama namin at kami, anak po ninyo. At Lord, alam namin na wala pong anak na pinapabayaan. Kaya Lord, marami pong salamat. Napakabuti niyo po. At sa inyo po, Lord, ang lahat ng glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. 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 I have one last challenge for all of you. And sana radicals, may mga kasama kayo na family ninyo or kaibigan ninyo na hindi pa natin nakakasama sa church. O ngayon, kung naka-earphones kayo, binibigyan namin kayong karapatang tanggalin your earphones, lakasan ng speaker so that your family members can hear this good news. Sa lahat ng good news na pinag-usapan natin, ang pinaka-good news sa lahat ay nangyari more than 2,000 years ago. That Jesus, in His mind, He knew na ang tao ay makasalanan. He knew na ang buhay ay pwedeng maging mahirap. Kaya nga, more than 2,000 years ago, binigay na niya ang solusyon para sa ating lahat. Jesus loves us. Maniwala ka. Ang plano sa atin ng Panginoon ay magkaroon ng buhay na maalwan, buhay na masagana. So, tataka kayo, eh bakit ganito po, Ate J? Bakit naghihirap ang mundo? Let me tell you why. Meron kasi naging problema. Nagkasala ang tao. So, madali lang itong tandaan, ABC, letter A. So, dahil ang tao ay nagkasala, admit that you sinned against God. Ang tao ay natural na makasalanan. Sabi din sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo, sa totoo lang, ang destiny natin dapat ay buhay na pasira, buhay na pabagsak, buhay na punong-puno ng problema. Dahil kasi yun sa kasalanan. And so it is very important na tayo aminin natin. Kilalanin natin, Lord, makasalanan ako. Inaamin ko po, makasalanan ako sa inyong harapan. Because letter B, I have good news for you. Ito na nga yung good news sa lahat ng good news. Believe that God loves you. And Jesus died for you. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ang plano sa atin ng Panginoon ay magkaroon ng buhay. In fact, hindi lang basta buhay, pero buhay na may buhay. Kasi merong buhay na parang patay, pero ang promise sa atin ng Lord, yung buhay na buhay. Yung masagana. And we have to believe that Jesus loves us. Kaya ba hindi kayo nagtataka, even radicals, na tayo sa kabutihan ng Lord ay nakakangiti pa rin, nakakapag-enjoy pa rin ng buhay? Kasi nga, love tayo ng Lord. And promise sa atin yung buhay na maalwan. Now, ano yung dapat natin gawin? Admit that you sinned against God. Believe that God loves you and Jesus died for you. Letter C, confess Jesus as your Lord and Savior. Ang sabi sa kanya mga talata, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So kung tayo daw babanggitin natin sa ating mga labi na si Jesus ang Diyos ng buhay natin, maliligtas tayo. Napakalinaw.
So, sa amin pong mga bisita na maaaring nakikinig ngayon, sa mga mahal namin sa buhay na maaaring naabot kayo ng tinig ng message na ito, meron lang po akong gagawing panalangin. At habang nagpe-pray po ako, kina-invite you na gayahin niyo po ako. Pero kahit ginagaya niyo po ako, gawin niyo po na galing sa puso. Alam niyo po, sinabi natin kanina na maraming tao ngayon ang gustong-gustong manalangin. Please allow me to lead you all in this prayer of acceptance. Sa panahon ngayon, ang tanging makakatulong po talaga sa atin, 100% ay si Jesus. Yes, ang gobyerno tumutulong, mga kapitbahay pwedeng tumulong, pero pansamantala po ang lahat ng yun eh. Ang bigas na pwedeng ibigay sa atin, pwedeng maubos. Pero yung buhay na bigay sa atin ni Jesus, hindi nauubos, hindi nag-expire. Hanggang forever, ay pwede po natin tanggapin. So allow me to lead us all in prayer. Yumuko lang po kayong lahat. Gayahin niyo po ako ng galing sa puso. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, marami pong salamat na nakarinig po ako ng inyong mga salita. Marami din pong salamat na nararamdaman ko na ako ay mahal ninyo. Pero sa oras pong ito, inaamin ko muna po na ako ay makasalanan at marami po akong nagawa na nakasakit sa inyong kalooban. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. At simula po sa araw na ito, pinubuksan ko ang aking puso at pinapapasok ko kayo bilang maging sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, kayo na po ang Diyos ng buhay ko. Kayo na po ang Panginoon ng buhay ko. Kayo po ang pangalan na tatawagin ko. At hayaan po ninyo na ito ay maging pasimula sa isang relasyon kasama kayo na panghabang buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa niyo po ang panalangin na ito, gusto ko po kayo i-congratulate. Tandaan niyo po ang araw na ito, April 2, 2020. Ito po yung araw na nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. So there you go, Radicals! It has been a productive week. If you have been with us for the past hour or so, I would like to congratulate you kasi ginawa natin kung ano yung tama para sa araw na ito. And I would like you to remember all the words from the Lord na tinanggap natin ngayon. Baunin natin yan sa puso natin. So let us see the good in the bad. Let us be grateful with what we have. Let us be productive with the time that we have. And let's be a blessing to someone who doesn't have. So there you go, Radicals. It has been a very good day for all of us. And I would like to pray for you one more time. Lord, thank you for this day. You are so good. You are so faithful. Thank you for all the radicals na kasama po namin ngayon. And prayer po namin, Lord, na kahit sa sitwasyong ito, kung meron po kaming classmates or mga kaibigan na pwede po naming maabot at pwede po kami maging blessing sa kanila, Lord, would you please allow your radicals to be a blessing to other people? And Lord, would you also allow your radicals na magkaroon pa rin ng chance to share about your good news to other people? Lord, we thank you so much and we know na sa lahat po na aming pangangailangan sa buhay, kayo po ang katugunan, kayo din po, Lord, ang kasagutan. And Lord, our special prayer also sa mga times na may mga radicals na nalulungkot na or grabe na pong sukdulan yung pagkamis sa church at sa isa't isa. Lord, can you be our comfort? Can you be our joy? Na sa aming pong
pansamantalang paghiwa-hiwalay at hindi pagkikita ay pupunuin niyo po kami ng kagalakan, ng kasiyahan na nagagaling po sa inyo. Lord, we thank you so much. To you be all the glory and all the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Woo! Palakpakan! And so with that, always remember that this is your church, yeah. Your online home. Come and join us again next week because we are all for you. We are all for Christ. God bless you! Yeah, all right. Guys.